Yun. Manmanwa, this is Niño. A direct distributor of Blastless PH, a denatured alcohol gun, a nursery enthusiast. Ngayon, season 1 na po tayo sa ating remake. Inulit natin, naka-isang taon na po tayo sa Niño's Reverse Remake. So, all in, nakagawa po tayo ng mga episodes na umalo ng 53 episodes. Yung specials, 15 na special episodes. Then yung tuwing September na sinerebate natin na Revenge Expansion at saka yung special episodes nun. So all in na 6 yun. So pag sinoma ko lahat yan, all in 76 episodes ang nabuo natin sa isang taon. So eto na po ang season 1 ng Niño's Reverse Remake. So bago po natin simulan ng panibagong episodes dito, ilang shots na naman po ang ilalatala natin sa screen. So sit back, relax, and enjoy the show. God bless. Now, we have already given the shoutouts. So, ayos ba yung pagpain ng introductory na titles ngayon sa remake sa season 1? Ox ba? Aba, very good. So, medyo wala pa rin pagbabago doon. Nilaglagi pa rin ako ng intro para sure but naman makakonsumo tayo ng mga mahalagang bagay o mahalagang topics na ilalatala ko dito sa season 1 na to, sa mga pelikula reviews, reverse scraps, anything and everything. So, starter na natin ang season 1, episode 1 ng Niño's Reverse Remake. So, ito ang unang season 1, episode 1 ng remake na ang title, ayan, Great Achievers are Great Troublemakers. Wala na pala yung iba, sasabihin ko na to kasi buod naman ito eh. Buod na ginawa ko. So, according dito, ba't ko nasabi? Eto. High achievers are these people who break rules and ignore trends. Be a creator, not a consumer. Be a leader, not a follower. Because no one defies the current trend toward wild, unpredictable leaders better than a founder of the most powerful company in the world. So, kilala nyo itong Steve Jobs na to? Siya yung founder ng Apple Computers. So, sa sinabi niya rito, Steve Jobs had stated, ayan, sinabi dito, here's to the crazy ones, the misfits, rebels, troublemakers, the round pegs in the spider holes, the ones who see the things differently, they are not fond of rules. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can do is ignore. Diba? Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as a crazy ones, we see genius. Because the ones who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. Ako na rin yun eh. Aminin ko totoo sa'yo. Ako yan. Kasi, sabihin naman nila yung mga ginagawa o mga sidelines after ng working period na 8 to 5. Pero, may mga nag-identify sa mga ginagawa ko ng pagiging madiskarte ko. Gusto kong unang season pala, medyo mainit-init ng topic na to. Abad nyo sa sinabi ko na yan. So, ikaw, ididikti ko na lang sa iyo yung kasabihan na to. No one is getting rich by working 8 to 5 p.m. So, anong ginagawa ko? After ng 5, habal-habal, vlogging, sa lifestyles at kung ano-ano pa para lang may additional income ako.
Eh kaso, itong mga tampula ng pendeho na to, ewan ko, dinidisregard lahat ang mga ganyan, ang mga sidelines. Palibasa kasi kayo, mga putok sa buong pendeho kayo. Naging establisado na nga ang buhay nyo eh, tapos harangan nyo pa yung mga tao na maging gustong umangat sa buhay nila, na magkaroon malang ng financial freedom, time freedom para sa sarili. Oh, baka isipin nyo mga siraulong gago, ayo, ginagawa ko na self-love sa sarili ko, maasarili, sarili ko ninindi ko. Hoy, hindi ganun yun. Para sa akin, ang self-love na yan, para lang maatulong ako sa sarili ko, tulong ako sa sarili ko umangat. Eh kaso kayo nga, mga achiever nga kayo, mga siraulong naman kayo. Eh tama-tama, itong topic na to, tama-tama sa mga kagaya nyo ng mga troublemakers. Diba? Mukha ka lamang kasi na mang-mang. Asawa ni Imang. Kapag ganyan, pag-iisip mo na gusto mong adlangan lahat ng mga tao na gustong umasayos sa buhay niyan. So, para sabihin ko sa'yo, mukha kang... Ikaw, ang daay ng tanga pag ginawa mo yan sa sarili mo. Tapos, so, sasabihin ko ulit sa inyo ha, no one defines this better than Steve Jobs. He was plenty hated but never ignored, and he was redefined by his peculiar traits. Among those things, Steve Jobs has known for. Parang halos yata 90% yata sa mga traits ni Steve Jobs pare-pareho sa akin. Ngayon, isa-isay natin. Ayan, nasa screen. Never bring license plates on his car or motorcycle and parking illegally in handicap spaces. Kaya lang, ang pagkakaiba nga yan, hindi ko ginagawa yun. Mahirap lang, baka may pabaama-regal yung sasakyan ko, motor ko, lahat-lahat, makumpisa ko na siya. Eh siya, ginawa niya yun eh. Matindi yan, matindi talaga yan. Pangalawa, going through phases where he would not shower or use deodorant. Oh, sorry ka na lang. Yung siya sabi mo na hindi raw o naniligo kung ano-ano, lahat-lahat, hindi ako gumagamit. Hoy! Daan-daan ka sa pakita mo. Baka lahat ng mga sinabi mo na mga ganyan, sa'yo bumalik yan. Alam mo ba yung tiyatawag na boomerang effect? Eh, di ba? Isa pa. Not wearing shoes. Oh, misa na, o din yan eh. Not wearing shoes, alam mo ang bakit? Unang-una, nagpapatubig ako din sa CRN sa eskulahan. Siyempre, nagpapalit din ako ng tubig sa aquarium para hindi gano'ng madulas kasi puro test nyo sa'yo sa office, lalo na sa CR. Kaya ang may mga napumula sa akin, ba't daw ako nakapa? Eh ganun talaga, safety force eh, kaysa madulas ako. O, di ba? Sunod. Trying weird diets. Oh, kagaya din yung ginawa ko kanina. Na yung tinatawag na fasting. Yung ginawa ko sa ano, yung gagawin mo, kape, aso, kape, chocolate, tubig. Then nung tanghali, kanila, tsaka chichirya, okay na rin yun. Then, Milo sa gabi. Siyempre, sabihin mo man sa sarili nyo, sa part nyo, na with yung mga pinaggagawa ko na mag-diet, kasi, unang-una, nagpahid ako ng abo, kagaya nun nasa picture na yan, dahil Ash Wednesday nun, doon ko sinimulan ang pag-aayuno dyan, yung pag-tawag na pagpapasting. Para lang na sa gayon, matupad naman lahat ng mga pinaningi kong pangarap doon kay Lord. Kayo, wala kayong alam. Kasi puro kayo husga. Masamang mindset yan, kapatid. Sunod! Ayun, yung ginagawa dito. Soaking his feet in toilets to relax at work. Kaya lang hindi ko ginawa yun. Pero sa akin, ibis na soaking ano, yung ibis na yung pa ibababag yung sa tubig doon sa banyo para maaari lang siya trabaho,
iba yung ginagawa ko sa sarili ko. Nilalagay ko yung headset ko para magkabila tayo para wala akong maririnig ng mga hindi maganda salita na kung ano-ano. Kasi pag alam kong galit ako sa ano, pag galit ako, maghanap ako ng mga bagay na alternative na magpapakalma sa isipan ko. Which is, totoo naman yun eh. Ang music na mismo ang nakakapagpaamo sa akin. Para yung medyo mag-cool down lahat ng pag-isip mo, mabago lahat-lahat. Makikinig sa mga lahat ng mga positive audios, lahat-lahat. At sa mga itinuturo dyan sa lifestyles. Tapos, sasabihin na headset ako pag nasa trabaho. Oy, for your information ha. Who the bloody helicopter are you giving the authority to question why I'm doing this? Ha? Who the bloody helicopter are you to judge? Ulitin ko sa iyo, napasa mga mindset yan. So, mali yan. Ito pa isa. Scamming his friends. Pero hindi ko ugali naman mangi-scam ng kapwa dyan eh. Baka siguro kayo gawain nyo yun. Mangi-scam kayo ng mga kung ano-ano. Eh, sa bagay, ang dami mga scammer sa mundo. Na sana. What the fuck? Hindi na tanggapin ni San Pedro sa langit yan. Baka nga hindi nga hindi tanggapin ni Satanas sa impyerno eh. Alam mo kung bakit? Baka sa tako ni Satanas niya, nagawag pa niya na lang trono. Pero yung sa akin, iba sa akin. Act like a fool to fool a fool. Diba? Gano'n lang naman yan eh. Magmukha ka lang, magbibistulaw lang naman ako eng eh, para malaman ko ano talaga yung totoong motivo sa akin. Oh, diba? Yung utak ko natural, hindi yung katulad nyo, may halong chemical. Diba? Kasi, hindi maganda sa pag-iisip mo na yan, sa mindset na yan. Sunod, ignoring doctor's advice about the ailments until it was literally too late and died. Pero sa akin, nung nagkasakit ako, nung nagka problema ko sa lungs, hindi ko in-ignore yung ano, hindi ko sinunod yung pag-inom ng mga synthetic meds. Sa halip, naghanap ako ng mga alternatibong bagay para lang ma-recover sa mga pulmonary tuberculosis na nangyari, na na-incapacitate ako nung nahawa ko, nung namatay mama ko. At alam mo ano yon? Oops, sponsor muna tayo. Ayan. Intra. I need the right attitude adjustment. It has the 23 botanical herbs that gather across every corner of the globe. And that is a proprietary of lifestyles in Toronto, Canada. So, ito nakatulong sa akin, na nakagaling sa akin. Unang inom ko na to sa bote, jigger-jigger. Nagkaroon ng fibrosis densities. Yun ang lumabas doon. Then, sumunod na uminom ako nito, baso-baso na. Anong nangyari? Oh. Nagpa-X-ray uli ako, another 6 months. Yun. Clear lungs na agad. Normal. Tsaka healthy lungs. Dahil dito. Kasi never ako gumamit ng mga synthetic meds eh. Kasi mahirap na. Kaya itong product na nag-hit sa akin. So, itong product na to, so for almost 31 years in the service ever since dumating dito noong 1989. So, ito. Intra. I need the right attitude adjustment. At sa pagpapatuloy po natin ng episode sa Remake, sa madaling sabi, si Steve Jobs kasi
ginawa niya lahat ng mga bagay na incredibly na weird things that go against all social norms. That was his best trait as well as his worst trait. He disdained for other people's opinion. Led to him creating iPad, iTunes, and more. Those were all the products that people thought are the crazy that Steve turned into successful societal staples. Oh, ito mo? Yung ginawa ni Steve Jobs na yun, nagpapaaeng-eng din, napapaabaliw dahil sa mga pagtubas sa mga pangarap niya, nag-boost yan. So, gagawin ko rin sa sarili ko yan, maging maayos man ang pamumuhay ko. Diba? Wala namang masarap, masama doon yung ano eh. Yung keso, umangat ka, ganun-ganun. Eh, paano si Mang Peng na, si Mang Peng Mendoza, Global Marketing Director, Karis Dropout, naging milyonaryo. Si Steve Jobs, ganun din. So, kaya ko rin gawin sa sarili ko yan, na maging successful. Agreed? Good. So, this is not a quality that relies only a former CEOs of Apple. Anyone, I repeat, anyone can develop independently. That is essential to massive success. Kahit sino, magmula sa pinakamataas na pinuno sa mundo, hanggang sa pagiging street sweeper na agaya ko, kaya magagawa ko rin naman yan eh, na maging successful. Di ba? Yes or yes? Kaya natin yan. Di ba? So, few ways that you can develop an independent mindset. Ayan, may mga ilang bagay na pwede mo i-develop ang mindset mo na yan. So, they will require you to break out of your own comfort zone and ignore barriers. But they will also open up your world. Hindi katulad yung mga antatas na nga ng pinag-aralan nyo. Mga troublemaker naman kayo. Ayan, pinakamatindi yan. So, isa-isa natin yung mga ano na yan. Lahat mga pamamara na yan. So, ito. Number one, start thinking from the principles. So, breaking things down to what I know to be perfectly true and then works in firm life. Lahat ng mga gagawin ko, ihimay ko lahat ng mga bagay na kung ano talagang mas makatotohanan para maging successful sa isang bagay, sa isang tao katulad ko. Number two, commit to what you great at. Requires to be incredible at whatever you do, which requires a bit of talent and that support. Siyempre, gagawin ko lahat ng kung saan ako masaya, kung saan ako magaling, kung anong gagawin ko rin, kung saan ang forte ko. May iba-iba mga individual disciplines, may psych major, may education major, may BPA major, kagaya ko, lahat-lahat. Lahat ng tao may kanya-kanyang forte na pamamaraan na paano maging successful. So, ako rin, meron din sarili. May sariling forte din ako kung paano o gawin maayos ang buhay ko. Next, do what you love and nothing else. So, kagaya na sinabi ko na yan, doing what you love can actually lead you to blaze on your path. If you love what you're doing, you'll be successful. Oh, yung sinasabi mo na, yung sinasabi nyo sa akin na sarili ko lang na naniintindi ko, lahat-lahat, sarili lang, sarili ko, sarili. Hoy, para sabihin ko sa'yo, yun ang tinatawag na self-love or self-respect. Para sa'yo yung nakita nyo sa akin, sasabihin nyo, ego. Gunggong. Manahimik ka dyan sa mga pinagsasabi mo na yan. So, kung sa inyo yung ganyan salita na yan, para sa akin, self-love, tsaka self, ano yan? Basta, self-respect, tsaka self-love, ginagawa ko sa sarili ko yan. Para igala ko ng nakararami.
hindi yung tao, hindi yung katulad nyo na hindi nyo ako nire-respeto porque nasa may mataas na ano kayo, antas kayo. Tama, bagay na bagay sa episode na to. Sunod, understand the danger of blind obedience. Ayan, dito tayo. Sunod tayo na sunod. Pero hindi mo alam kung anong sinusundan mo, kung tama ba yung sinusundan mo o mali. Aba, sumusobra ka na ata, mongoloid. So, etong statement to para bagay na bagay sa'yo. Yung bang tipo na makikita at makikita, para bang ngipin ng daga. Oy! Eto. People who think on their own are leaders, tama. But they can use this ability for good or bad. Nasa kanila yan, kasi may kahit na sa akin yan, nag-aaral din ako ng decision making technique para mapag-aralan mo kung anong makakabuti, kung anong makakasama sa mga ginagawa ko eh. So, isa pa. The greatest crimes in the world are not committed by the people breaking the rules, but by people following the rules. Yan ang pinakamatinding krimi sa buong mundo. Ang pagsunod mo sa mga bagay-bagay na hindi mo alam kung nakakabuti o nakakasama. Ayan, may isa pa. Any fool can make a rule, and only fool will mind it. Sinabi yan ni Henry David yan eh. Ayan. Kasi, kapag ka isang mangmang, katulad mo, sumama sa timang, ano pa ba tawag mo? Pareho na kayo sigurong, parang ito, utak mo, kasi kitid na lamang ng hibla ng buo na pag-iisip mo. In other words, utak mo may ubo. Ikaw gago ah, purong-puro ka talaga. Gagawin mo pang, alam mo, kung sasabihin mo na word na ano, kung gagawin mo tanga yung isang tao, at ulit mo, mukha kang ano eh. Para bang yung pareho kayong bulag na taga-akay. Kapag ang isang bulag, inakay ng kapang bulag, puta, ano nangyari sa inyo? Laglag kayo sa butas. Aba po, trigas. Eh kung yampas ko kaya sa itong peregyan ko na matigas. Nakakabuisit ka eh, no? Kami pang gagawin mong tanga? Eh, unang-unang season pa lang, katama. Puros katanga na naman na naita ko sa inyo noong mga nakarampa. Lalo-lalo na sa mga tiyatawag natin na mga umangat niya sa buhay, hindi ginamit sa tama, kaya sila yung naging troublemaker. Sila yung tipo na ano eh. Yung tipo na paiiyakit ko dito sa unang season. Season 1, episode 1 ng remake na to. O sige. May nagtatanong kung ano daw ang conclusion, ano daw ang thoughts ko dito sa bagay na to. So ito. May conclusion dito. May conclusion. Ayan. This might be an unpopular opinion, but I think many unsuccessful people like me simply don't set the rules of engagement for their own lives. They follow the system or rules others give them and then wonder why they can't get what they want. Totoo naman eh. Kagaya na sinasabi nyo na hinabasa ko dun sa success speeches na yun, natitawag na salary is the ano eh, the only gift para makalimutan mo lang ng mga pangarap mo. Aba, napakasira ulong gago mo yan. Para ba sinabi mo na wala na kami karapat ang umulat sa buhay ko? Palibasa kayo mga tinamaka kayo na ano eh. Ewan ko. Isa pa. May sinabi pa si Tim Urban dito eh.
Tim Urban's above mentioned articles drop the bomb of a quote that everyone needs to read 3 times in a row. Ayan. Ayan. Ibot ko lang, ha. Unlike GTA, in real life, the law is a thing and the jail is the thing. But that's about where the differences end. If someone gave you a perfect simulation of today's world to play in and told you that it's all fair with no actual consequences. That is all fake with no actual consequences. With the only rules being that you cannot break the law or harm anyone. And you still have to make sure to support you and your family's basic needs. What will you do? My guess is that most people who would do all kinds of the things they'd love to do in their real life, but would not dare to try, and that by behaving that way, they'd end up quickly getting a life going in the simulation that's both for more successful and much truer to themselves than the real world they're currently living. Para mang andating dito, kagaya na sinabi ko na naaran, pag nasa mababa ka, hindi ka nila nirespeto. Kung kapatay mo man yung mga inayupa na yan, hindi ka rin na mapapansinin. Pero kapag mga taong katulad ko ay umangat-angat na, na kahit na ganyang katiting sa alam buhay, sila naman ang magagalit. Kasi yan ang mga bagay, yan ang mga ugali ng mga taong ayaw masapawan. Diba? Tama ba ako, mali sila? So, bago tayo mag-end dito sa vlog na to, may dalawang bagay lang ang gusto sabihin sa inyo. Eto, mainig kayo mabuti, ha? Start living with risk. Excuse me. Start living with risk. Break the rules. Play the simulation. And see what happens. Pangalawa, your life will be more meaningful. Accomplishments will pour in, and it will be wildly more fun. Kaya sabi ko lagi sa lifestyle sa game, sinasabi nila na life is a choice. Eto, sasabihin ko dito sa season 1 na to. My life of today is the result of the attitude and choices that I made yesterday. My life of tomorrow is the result of the choices and attitude that you made today. So, this has been for the great achievers, our great troublemakers that I have been tackled in the season 1 episode 1 of Niño's Revenge Remake. We have to end this vlog for now. This is Niño, a direct distributor of Lifestyle PH, a denatured alcohol gun, an airsoft enthusiast. Like, share, and subscribe sa lahat ng mga susunod na mga videos na season 1 ito sa Niño's Revenge Remake season 1. Pellet gun reviews, refresh scraps, anything and everything. Sit back, relax, and enjoy the show. God bless.
We'll be right back.